Magandang araw, narito ang nilalaman ng latest weather bulletin natin hinggil nga sa dalawang tropical storm na binabantay ng pag-asa, ang tropical storm na si Rolly na may international name na Goni at ang tropical storm naman na si Siony na may international name na Sunny. Nakikita natin na sa mga screen po natin ngayon ng latest satellite animation at dito sa may bandang kanluran ng Luzon, mapapansin natin yung bagyong Rolly ay halos nasa labas na nga ng ating air responsibility or nasa boundary na po ng Philippine air responsibility. At inaasahan natin na anytime ngayong umaga, today, ay pwede na itong tuluyang lumabas ng ating air responsibility. Wala na itong direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. So, mapapansin natin, yung kaulapan na dala ni Rolly ay posible pa rin makaapekto sa western seaboard ng Northern Luzon, sa weather ng western seaboard at sa lagay ng pag-alo ng ating western seaboard. Samantala, dito naman sa may bandang silangang bahagi ng dulong Hilagang Luzon, ang tropical storm na si Siony ay tinatayang nasa around 565 kilometers ang layo sa Kalayan, Cagayan. So, sa ngayon, wala pa itong direktang epekto, wala pa rin warning signal associated with tropical storm Siony, pero ipapakita po natin yung ating forecast track at inaasahan nga natin na ngayong darating na linggo, in particular, in between Thursday to Friday, ay direkta itong makaka-epekto dito sa Northern Luzon area. Pinakikita ng slide na ito yung current location as of 8 o'clock ng bagyong si Siony. At mapapansin nga natin na within 24 hours, ang magiging pagkilos nito ay halos quasi-stationary or halos hindi gumagalaw. As a matter of fact, kung iti-trace natin dito ay parang kumilos pa pa-loop in a looping manner or pabalik. This is for tomorrow morning location. Subalit pagdating po ng Thursday, mapapansin natin in between Wednesday morning to Thursday morning ay dahan-dahan na itong kikilos pakanduran at palapit nga ng Northern Luzon area. And then, in between Thursday morning to Friday morning ay tatawid ito, yung tinatayang sentro ng bagyong Siony ay tatawid ng dulong Hilagang Luzon. So, nakikita natin dito yung center track ay posibleng tumama sa Batanes or any of the Babuyan group of island. Subalit, pinakikita rin po dito yung tinatawag natin na area probability. Ibig sabihin, yung sentro ng bagyong si Siony ay aside from this area, ay pwede rin namang kumilos ng more to the north or more to the south. So, pwede rin palang tumama ng Cagayan province, itong bagyong si Siony, based from the area probability. Kaya ngayon pa lang po, inaabiso na po natin yung mga kababayan natin sa Northern Luzon, mula sa dulong Hilagang Luzon, Batanes, mga kababayan natin sa Babuyan Group, at maging dito sa may bandang Cagayan at Isabela ay maging handa po sa mga possible landfall scenario nitong bagyong si Siony habang papalapit ng ating bansa. At tayo naman po dito sa Pag-asa ay magbibigay po tayo ng update sa bagyong si Siony para po agad-agad ay makapag-adjust po yung mga kababayan natin should the center of the tropical storm make landfall in either of any of these places within the forecast period. So, anong pinakikita nito? Kung mapapansin natin yung magiging location nito by Saturday morning ay tuloy nang lalabas ng PAR. So generally, within 48 up to 72 hours, ito yung makukonsider natin na critical for the Northern Luzon area. Ibig sabihin, ito yung period na kung saan inaasahan nga natin na tatawid itong bagyong si Siony. At makaka-apekto hindi lamang sa dulong Hilaga Luzon, kundi sa ilang lugar sa Northern Luzon and possibly ilang lugar pa po sa Central Luzon. And then, yung pinakang last forecast period natin, inaasahan ito na patuloy ngang kikilos patungo nga dito sa bandang southern part ng China. Ano nga ba inaasahan natin ngayong araw sa bagyong si Siony? Unang-una, gaya nga ng binanggit natin kanina, within 24 hours high, halos magiging mabagal at halos maglulup itong bagyong si Siony. Then afterwards, yung pinakita natin, within 24 to 48 hours, ay dahan-dahan na itong kikilos pakanluran patungo nga dito sa extreme northern Luzon. At yung pinakita natin kanina, yung center track. Sa loob ng area probability, posibleng tumbukin ang Batanes or Babuyan Island area around Friday. Pero dahil nga sa area probability na binabanggit natin kanina, dapat maghanda rin yung lalawigin ng Cagayan at Isabela. So, maaaring kumilos more to the north or more to the south ng center track. Basta inside the area probability, kailangan handa po tayo. Samantala,
habang nasa dagat pa rin po ay posible ring lumakas ang bagyong si Siony, no? Inaasahan natin posibleng maging isang severe tropical storm the next 24 to 36 hours. At hindi rin natin nirurule out yung possibility na ma-reach pa nito yung typhoon intensity. Kaya manatili pong nakatutok sa update ng PAGASA. And then, sa ngayon, yung pinagsamang epekto ng northeasterlies na hangin sa dulong ilagang Luzon at yung pinaka-extension na si Siony, yung trap nitong tropical storm na si Siony, magdadala po ng light to moderate at minsan may kalakasang pag-ulan sa Batanes, Apayao, Cagayan at Sabela sa araw na ito. Pinapayuan po natin mga kababayan natin sa Northern Luzon na mag-antabay sa mga possible thunderstorm or rainfall advisory ng ating PAGASA Regional Services Division dyan sa Northern Luzon. Nasa Tugigaro po ang office, kung magkaroon ng pagkakataon na maging tuloy-tuloy ang mga pag-ulan dito po sa mga nabanggit nating lugar sa Northern Luzon area. Samantala, yung northeasterly na hangin pa rin sa dulong ilagang Luzon ay posibleng magdulot ng malalakas na hangin dito nga sa Batanes, sa Babuyan Island at sa ilagang bahagi ng Cagayan at ng Ilocos Norte. Yung mga dagat naman po sa paligid ng Northern Luzon ay inaasahan nating magiging maalon hanggang sa napakaalon. May nakataas po tayong gale warning hanggat maaari po muna pumalawot doon yung mga kababayan nating mangingisda at yung mga may maliit na sakyang pandagat. So yun po muna yung nilalaman ng latest severe weather bulletin tungkol nga sa tropical storm na si Siony. Samantala, ang forecast track naman natin para sa tropical storm na si Rolly, mapapansin nga natin na halos nandito na kaninang umaga sa boundary ng PAR ang bagyong si Rolly. At gaya nga ng binanggit natin, anytime today ay lalabas nito na ating air responsibility at posibleng mag-issue tayo ng final na severe weather bulletin para sa bagyong si Rolly lamang sa araw na ito. Para po sa karagdagang impormasyon, hinggil sa magiging lagay naman ng ating panahon sa ibang bahagi po ng ating bansa, mangyari lamang, bisitahin naming website, bagong.pagasa.dost.gov.ph. Yan po muna ang latest mula dito sa PAGASA Weather Forecasting Center. Magandang araw at stay safe po tayong lahat.